Alright team, in this video is babalikan natin itong si Dragon War. So episode 2 nga natin, and bibigyan ko kayo ng overview first about this project. But if you want a full detailed review nga about this one, you can just watch my first video. So lalagay ko na lang yung link dyan sa description box. So marami na nga silang update for this one. So meron na nga silang token, nakalist na yung kanilang draw token, dadaanan natin yan. Second is yung kanilang initial NFT offering on Magic Eden. And lastly, ito na nga yung pinakainaantay, no, na majority nga rin nag-aabang nito, is yung kanilang gameplay. So meron silang open testnet where you can actually also report nga yung bugs and you will get rewarded about it. So bibigay ko rin yung inputs nga dito kung ano ba yung idea ko, no, about this game. Since marami na tayong na laro nga rin na similar gameplay about this. So quick overview lang muna kay Dragon War, no, sa mga hindi pa nga nakapanood ng video ko. So it's the best nga raw na turn-based strategy game on Solana blockchain. So sila nagsabi niyan. So ayan, nakasulat naman dito kasi fastest blockchain niya in the crypto world niya si Solana. Alright? So ito nga, no, may mga hero NFTs tayo dito. Dragon NFTs. They will be having their own skills. Magkakaroon din na equipment. Tapos may lands din dito later on kasi meron silang resource management din na type nga ng gameplay. Alright? Pero bago nga natin ituloy nga yung overview about this project, no, panoorin muna natin tong video, no, about their upcoming nga na epic non-exclusive Dragon NFT sale that would happen on Magic Eden. Alright, so sana nag-enjoy kayo sa kanilang details about sa upcoming na NFT sales. So ulitin ko lang, no, para sa whitelist spot, that would be on May 16, 6 PM UTC and after 2 hours. So ayan, no, 8 PM UTC, yun na yung sale for the public nga. So 0.4 Solana nga yung price nga dito, no. So ayan, ito naman yung current niya na price. Sobrang baba na nga nito ngayon. So ayan, less than 1,000 pesos, no, per NFT Dragon nga rin. Tapos you can use, no, any wallet nga rin na supported nila. So ito, no, Phantom kasi talaga yung nire-recommend, no. So ito, just install nga lang din yung Phantom wallet nga ninyo. Pagbibigyan naman rin kayo ng ano niyan, eh. Seed phrase ninyo dito pag sinetup ninyo. Tapos yung funding nga niyan, no, you should be able to get from Binance or any coin exchange na meron din kayo. So kung open pa yung ano nga, the withdrawal na nga, no, by the time of this sale. Alright, so ayan, mafundan nyo lang yan. Tapos ano, no, gusto nyo download, andito naman yung link natin rin, no, ayan, phantom.app/download para sa ating wallet nga, no, kung first time nyo nga to dito nga kay Solana. So ayan, connect nyo lang yung wallet ninyo, tapos may lalabas na dito na link later, no, para makapag-mint rin kayo kasi magbabago tong page nga na to. So right now, no, since wala pa nga yung pinaka-sale, no, hindi pa natin talaga to masasample mint. Tapos yung price niya, so ayan, no, 0.4 Solana, that would be less than 1,000 pesos ngayon, no. Kaya natatawa kasi nga, coming from almost $200 nga, no. So ayan, no, 1/4, no, and less na nga yung price nga niya. So kaya ngayon, no, naka ganito nga rin yung value ng mga NFT Dragons here. So low entry currently yung game nga na to. It can go lower, it can go higher, so it's up to you na lang, no, to decide after watching atong ano the rest of the video nga natin. So ano pa meron dito? So mga NFT heroes nga natin. So these are the ones that would provide buff, no, sa ating mga dragon. So technically hindi playable to, but this would complement yung playstyle nga rin or yung mga hawak mo nga rin na dragons. Now, yung mga dragons nga natin, may kanya-kanya sila na rarity. Meron silang parts, no, meron silang classes, yan, at saka may element nga rin sila dito. Tapos ang maganda dito kasi may skill ka rin na ini-equip sa kanila. So that adds up to the dynamic kasi may mga PVP rin dito, leaderboards, boss raids, 'di ba? And yung PVE or campaign mode nga rin natin dito. So that would add up, no, to a certain degree ng complexity rin sa playstyle. So pag nakita mo tong dragon na to, hindi ka rin sure, no, kung ano nga rin yung skill na meron sila, lalo na pag meron ng mga tournament saka leaderboards nga rin later on. So ito nga yung sa ano natin, no. Ayan, ito yung sample nga ng dragon dito nga sa marketplace. You can see naman yung mga stats. Tapos dito sa shop, no, so you will be having various different chests. Ito yung testnet lang to, ha. Ayan, makikita nyo naman dito sa link.
So I was able to get nga itong elf, no, just to try it out. So nandito naman sa inventory. So nakikita nyo naman, no, nagpo-provide siya ng bonus, no, sa atin. So level 8 na nga to yung account niya natin. So yan, 9.6%, 16.8%, saka 9.6%. So attack, defense, health. So as we can see here, no, ang mataas sa kanya na bonus is yung defense. Now if you go back dito sa hero shop, no, kanya-kanyang bonus yan na pinoprovide. Si human is well balanced. Si ano, no, nakita mo si orc, no, bonus health. Tapos si dark elf is focus nga rin sa attack. Now if you want to complement nga rin yung mga dragons sa meron ka, saka yung playstyle rin, no, you may want to get the ano, hero nga rin that would match your own playstyle. So yan. So para mag-draw, no, 1,440 tokens. I'm not sure if this is fixed or magbabago pa to once mag-launch na nga rin. Okay? So ito, no, yung exclusive epic chest. Makita niyo na, buy on Magic Eden. Meron tayong rare chest. Okay? Yan, Magic chest, saka kay Genesis chest nga rin. So ito lang ang reminder, no, Phantom Wallet nga rin yung gamit ko dito as of the moment. So majority naman, no, nang gumagamit nga ng Solana, ito rin yung wallet na ginagamit. So if you want to participate nga rin sa kanilang sale, no, or play yung kanilang testnet, no, Solana wallet na lang din yung ano nyo dito, i-install tas gamitin nga rin. So far naman, no, so good naman yung experience nga natin. Alright? So andan na lang natin tong white paper, no. So may mga details naman dito about the gameplay, about the NFT. So may tanatin natin dito different races. Ito yung growth rate nga niya. So yun yung percentage yung every time it levels up. Tapos may kita rin naman natin dito. So every time you play, makukuha experience, no. Especially kapag sa campaign kayo lagi na naglalaro. Tapos may kanya-kanya nga rin sila na specialization na lalabas later, kasi may mga equipment nga rin to, no, as they mention nga rin here. Ayan, so yung mga NFTs nga rin. So yung mga various game modes naman ito, very standard din naman, no. So meron tayo PVE, yan PVP, yung mga missions, yung mga rankings, yan sa mga leaderboards, no. Tapos buy and sell ng mga NFTs on the marketplace, tapos mga boss raids, saka mga guild modes nga rin. Alright? Tapos yung mga dragons, andito na naman yung mga details. Di na natin ito isa-isa kasi ginawa ko naman to on my previous video, no. Ayan. So may mga rarity, body parts, no. So each body part would provide, no, different stats rin yan. So may kita mo naman dito different rarity nga rin. Tapos yung rarity ng dragon, no, would be very important kasi number ng skills na pwede mong isuot is depending nga rin sa rarity nila. Okay, so ito yung list of skills nga rin that you also need to actually get. So papakita ko rin yung pag-equip nga niyan in a while dun sa kanilang pinaka-game. So ito yung mga game modes nga nila. So lalaroin lang natin mamaya is campaign mode lang kasi wala naman silang ibang game mode pa na available as of the moment. So na-progress na rin naman tayo, no, kahit paano nga dito. So ito yung pinaka-world map nga natin. Magkakaroon ng arena. Tapos ito yung sa land play nga nila. Okay, so magkakaroon sila ng mga building, resources, saka farming, alright? So, ayan. So, pwede mo nga gamitin rin yung mga tokens nila na dadaanan natin rin in a while, okay? Tapos yung pag-reward nga rin dito is makakuha ka nga muna ng draw token kasi hindi pa nga nila nililist yung ERA token, pero meron na siyang ano, no, contract nga rin, nakasetup na nga rin yun. We can see that, alright? So, sa token naman nila, kita natin tong draw token niya here. So, naka-list na nga yan on MEXC tsaka dito nga kay Radium, no? So, in terms of like yung value nga niya, if you compare it to other projects, no, in the market right now, nakita naman natin downtrend to, pero hindi siya bumulusok nga rin pababa. Okay? So, I think people are waiting, no? Sabi nga nung iba, potential na, ewan ko, kasi first na idle RPG game nga rin to na, I think, no? Correct me if I'm wrong, dito nga kay Solana Blockchain. Malinis din naman yung laro nga din niya. Baka nag-aantay din yung ibang players, no? Na marami din pumasok, diba? Tapos, tumaas rin tong value. Kasi very bullish pa rin naman yung maraming tao sa Solana Blockchain. Even though yung sa play to earn space nga is hindi ganun ka, taas na rin naman yung expectation sa mga ganitong NFT games nga rin. But at least, no, in the Solana Blockchain, no, very positive pa rin naman yung karamihan sa mga, at least mga nare-release nga rin ng mga play to earn games nga rin dito. Kasi malaki rin impact, ne, kasi kung saan blockchain ka rin lumalabas. Alright? So ito yung current value nga niya, no, for a 1.5 billion supply nga na token is mababa na nga rin to. Pero mamaya, eh, no, itingnan nyo na lang din yung quality nga nung game. Kayo na rin mag-judge, no. So far, malinis naman yung graphics. Mabilis naman yung gameplay. And meron ako mga features na in-add sila doon na nagustuhan ko rin naman, no, if you compare it to other idle RPG games nga rin na nalaro ko na rin sa market. Kasi marami na akong nalaro nga, di ba? If you watch my videos nga rin dito sa YouTube, no, makita nyo, majority naman is idle mga idle RPG mon games din naman, which is similar din naman dito, no, kasi nagkataon dragons lang din naman yung gamit dito, tapos may mga heroes nga din naman, right? So what makes this project rin naman is quite good para sa akin, no,
Kasi yung team that is working in this project na is well experienced din naman sila. Okay? Tapos yung mga advisors din naman nila, especially itong kay Ice Tea Labs, so si Tytrong, creator nga rin ng Gamify at saka Red Kite, no? Magaganda yung projects nila in terms ng gameplay. Now, huwag na natin compare siguro yung token value versus yung game quality. Minsan kasi hindi rin talaga nagmamatch yun. Talaga pag nag-bear season, mahirap nang umahon yung token kapag hindi talaga nila na-push yung price further, right? So, ito yung mga list ng VCs or mga backers and partners nga rin nila, okay? So, yan, nakita natin dito si Ice Tea Labs, yan, si Red Kite, si Gamify, Solanium, yan. Tapos si DAO Maker, we can see GGG as well, EU21, Maven Capital, no? So, yung mga nandito na mga VCs, no? So, mixed to, no? May mga malalaki, meron din mga maliliit. But so far naman, no? I would say is, yung mga major VCs naman dito is well-experienced in investing sa mga ganitong type ng mga NFT games. So you can check out yung mga nilo-launch nga ni Ice Tea Labs saka ni Gamify, no? Nandun rin yung parang look and feel and napaka-smooth rin nung gameplay, no? Especially kapag dito nga rin siya lumabas. Alright? Tapos in terms of roadmap nga, so nasa na ba tayo? So nandito na nga tayo by Q2, no? Pero yung maganda-ganda mga features nga is coming soon pa lang, especially yung mainnet launch nga nila, yung second listing nga nung in-game token nila, yung ERA available na rin later on, yung building resource yan, yung farming system nga rin. So napaka dami nilang i-release this quarter, so hopefully mahabol nila yan, kasi di ba ilang months lang matatapos na lang din naman tong Q2 nga natin, no? Ilang weeks na lang din, tapos by Q3, no, of the same year, dami nilang including nga yung PvP, yung treasure hunting, boss raids, dragon hunting, pati yung hero equipment nga, kasi wala pa nga yan as of the moment. Tapos syempre, no, yung mobile version, that's very important din sa mga NFT games nga rin yan. Tapos magkaroon din sila ng Eraverse, no, by Q4. And maiksi na lang na antayan to, no, between Q2 hanggang Q3, no, to release all these features nga rin. So we have high expectations nga rin for this game. And take note lang, no, open testnet to. So wala nang whitelist pa dito. You just need your Solana wallet, setup nyo lang dito, and you will be able to actually play it. Follow nyo lang yung mga instructions nga here. Tapos syempre, no, kung masipag kayo, you will be able to get rewards, no, out of this participation nga rin sa laro. So dito naman yung details, no, sa kanilang documentation din, ano ba yung makukuha yung rewards, no, from top 1 to 100 yan, as far as I know. Then syempre kung saan kayo naka-place doon, no, depende gaano kayo kasipag, no, yun din yung amount ng tokens na marireward din sa inyo. Alright? So ito na nga, no, laruin na natin yung pinaka main gameplay nga ni Dragon War. Alright? So ito na yung pinaka testnet nga natin for our Dragon War game. Now, take note lang, no, so very simplistic lang yung kanyang design and overall maganda naman yung graphics nga nito. So you can also check out later in a while pag nilalaro na nga natin. So yun yung initial feedback ko nga, na malinis rin yung interface pero hindi pa ganun karami nga yung features niya. So ang available pa lang right now is yung campaign, you can check your hero, dragon, and yung shop nga that would link out nga dun sa pinaka shop nga rin na sinilip natin kanina, yung marketplace nga. Okay? So itong mga NFTs nga rin natin, nakalist naman dito lahat. Tapos meron tayong tokens, tapos meron tayong energy. So yung energy kakailanganin mo nga dito sa campaign and various game modes later. Para hindi rin syempre ma-abuse, di ba? Tapos itong hero nga natin, no, yung mga characters is as of the moment sa lang kasi yung pwede mo makuha. And we can see here, no, depending nga sa level, syempre more bonus, no, as you progress further in the game. So very important nga rin yung pagpa-farm mo dito ng level, kasi 'di ba yung mga bonus nga na to, it would interact kasi sa mga NFT dragons din natin. So the more level that you have, no, the more boost yung mga dragons nga rin natin. Now take note, no, very important yung rarity, kasi nga if you look at the stats, so meron tayong 3 star nga na tanker dito. So if you compare to other tanker, 'di ba, 60, no, for a 2 star. Tapos to, no, 89, ang laki nung tinalon din niya, 'di ba? Tapos yung mga skills nga rin dito, depende rin sa rarity. So as of the moment, no, one slot nga lang din naka-open dito. Pero mas maganda nga raw kapag mas maraming slots ka na ma-open. Pero syempre, the higher the rarity, dun rin mapupunta talaga yung more slots nga din dito nga sa mga dragons. Swertihan nga din on minting or the time you open nga rin yung mga chest na bibilin nyo nga rin dito in case you plan to participate nga. Tapos yung mga body parts naman niya, very generic din naman. So if you look at the ano, no, magkaiba lang syempre sa higher rarity pa rin, mas mataas pa rin yung bonus nga rin na binibigay nila. Pero yung mga body parts nila, no, looks very ano, kasi ito common rin lahat, no. Tapos itong rare din lahat ng parts. But as I understood, no, baka iba-iba rin yung potential na rarity nung parts nga rin nito later on. Baka ginawa lang nila to sa testnet. Okay? Tapos you can actually upgrade them as well. Alright? So yun lang yung mga available dito right now. And laruin na natin yung kanyang campaign mode. So nandito tayo sa Voidland and di pa tayo naka-progress masyado kasi malakas na yung mga kalaban dito, eh. So try lang natin laruin siguro itong sa ano,
second map nga rin. So you can actually start preparing, di ba? So depending nga rin kung ano yung mga opponents mo, yung bonus nga rin na stars, no, would provide you mga chests nga rin that you can actually open. So for example, this one. So yung rewards mo, so ito kulang pa nga ng 2-star, meaning hindi natin na perfect kasi yung boss nga rin here, meaning may namatay ako na dalawang NFT. Okay? So, ano natin to? Prepare tayo dito for this one. Tapos, depende sa'yo, no, kung sino yung gusto mong ilagay na NFT rin. So, meron kang different teams. Select mo lang yung dragons na meron ka dito. Alright? So, check mo yan. Click mo itong plus. Sana nadadrag siya eh. Diba? That would actually help. Ito mukhang support to, no? Tama ba? Ayan, ayan. Ay, hindi pala ito, Ray. Tama, tama. Support. Tapos, ito, tanker ulit. Dami tayong tanker, no? Lagyan natin lahat sa frontline. At least dalawa. Na. Tapos maglagay tayo ng 2-star salga. Pero pwedeng atakin eh. Pag nasa likod, basta nasa tapat niya ng lane. So, yan. Fight na natin to. So, mabilis naman siya mag-load. And what I like about this, no? Meron kang 4 times speed agad. Sa ibang games kasi hanggang times 2 lang. So, you can just do the normal speed. Times 2 at saka times 4. Tapos meron agad silang sinetup dito. Sino yung mga next na attack, di ba? Nasaan yung turn mo? Di ba? Pag ano? Kasi ibang kasi wala eh. Tapos nandito na rin naman yung element. So, yun yung 2 key aspects na nagustuhan ko dito. Yan, meron na dito. Alam mo kung sino yung next. Tapos yung speed niya, no? Times 4 agad. So, dapat maganda yun. Mabilisan agad. Yan. So, auto gameplay yan, no? Wala akong pinipindot dito. So, may idle RPG talaga siya na turn-based, di ba? And the first one that I played niya dito kay Solana. So, mobile friendly din talaga tong game nga na to. Okay? So, try natin talunin yung boss. So, ay. Balik tayo doon. I should be able to defeat this na eh. So, try natin ulit ah. So, maganda lang sana masisilip mo rin yung opponent mo siguro. Kasi you can pause this eh. Pero wala kang pwedeng magawa eh. Doon sa isang game na nilaro ko na idle RPG rin naman, no, na turn-based, no, pwede mong tignan yung opponent mo. Para at least next game, no, mas maintindihan mo siya kung paano mo i-strategize saka i-attack nga rin. Pero siguro add nila yun later. Kasi alpha pa lang naman to eh. Pinaka testnet version, di ba? First one. No, first wave pa lang. Saan hindi tayo mamatayan? Ayun, AOE. Mukhang kaya na. Hindi, mukhang mamatayan tayo dito. Hindi natin makuha yung perfect. Eight lang yung heal. Ay, hindi. Kaya. Way pa ako. Ayun. So, yan. Pwede natin buksan din yung next chest nga rin natin dito na available. So, ganun lang. So, mukhang hindi naman siya nagre-reset. So, ito na yung parang pinaka-progression mo nga dito. So, yan. 96 tokens nga rin yung nakuha nga din natin. Okay? So, yan na yung pinaka-main gameplay niya. So, try lang natin itong mahirap nga na area, no? So, even if you try itong 510... Nasa dulo na nga si tayo eh. So ito na yung parang pinakamalalakas nga natin na units if I'm not mistaken. The 2-star. Wala na eh. Yan na talaga. Yung healer lagay natin dito. So alam nyo na yung mangyayari, di ba? So kailangan nyo talaga ng better version nga nung NFTs. That's actually my opinion. Ay, ano ba maganda? Kasi kung hindi ka high rarity rin na NFT or di mo siguro na ampa-level din agad yung inyong hero, no? Kasi hindi nagle-level up yung mga dragons as I can see here, no? So very crucial, di ba, na ipang-farm ito. Kasi nandito yung bonus eh. Kasi nagka-cascade naman to eh. All throughout, no? Ang laki naman ng heal niya. 30. Ah, wala. Hindi natin ito matatalo. AOE, no? Barya yung damage, oh. Hindi nga nabawasan yung dalawa eh. Na-evade nila. Or hindi, itong nasa frontline lang. Yung AOE na skill. Tulong ba yun? Yung plus 1 speed. Parang late lang nun. Wala siyang ginagawa si Elf oh. Nunood lang siya. So, malinis yung graphics no. Nung kada character. Mukhang hindi minadali. Sarili nilang artwork. So 2D. Yan, 2D yan ha. So, medyo may 3D feel siya ng onte.
Ayun, wala, hindi natin matatalo yan. So, nakita naman natin ngayon kung ano yung kakailanganin mo talaga pag naglaro ka, no? So, better batch nga ng NFTs. As you can see here, no, meron tayo isang 3-star, may 2-star, tapos may 1-star, 1-star tayo, and nahirapan na siya dito nga kay 510. Otherwise, pwede mong pa-level ng todo, yung inyong hero NFT. Tapos no, siguro mga level 15 ganon, tapos try yung balikan, baka matalo nyo na. Otherwise, you need to like look into the set of dragons that you have and get better rarity nga rin sa market. So that's what I can see here as of the moment nga din. So hindi ko rin alam, no, pagdating nga sa PVP, paano dun yung experience nga niya, kasi nga hindi naman nag-level up yung mga dragons nga rin dito eh. So wala. So sana nag-move rin kasi sila ng experience or siguro better yung skills na gagamitin. Pero as of the moment, wala akong makita ang ibang way, no, for you to progress. Aside from leveling up tong mga NFT heroes nga natin and magkaroon ka ng mas magagandang version nga din ng dragons. If wala ka talaga, kailangan mo talagang i-grind ito. Okay, so hopefully, no, may way, no, to actually progress further sa PvE without needing so much higher level nga ng mga dragons nga rin natin. Alright, so yun lang yung feedback ko dito. And so far, narinig nyo na rin naman the rest, no, during the, gameplay video nga, no. So, ano na lang, check out nyo na lang to further nga si Dragon War. And yung NFT sale, no, lalagay ko lang dyan sa description box nga rin. Tapos, no, don't forget, syempre, if you have any questions, ilagay nyo lang yan sa comment section below. And syempre, research kayo further. Even though na legit yung project, nasa Solana nga siya, no, same thing na lagi kong sinasabi, no, pinapaalala ko na nga yan lahat ng mga video ko is, yung price nga ng NFT at saka yung value ng token doesn't really equate kadalasan yung quality nga ng game. And depending nga rin yan sa dami ng community na papasok nga rin dito. And syempre, pag maganda talaga yung game quality, marami pa rin talagang pumapasok. Pero minsan, no, kahit na sobrang ganda niya, kapag kulang sa marketing at saka exposure, no, that's very key, hindi rin siya nalalaro. So I can name a few games nga rin na ganun na nga, bagsak na yung token niya kahit okay naman yung game. Kasi para ay nilang mag-market, ay nilang naniwala kasi sila na kapag quality pupuntahan rin sila. Pero doon nagpe-fail yung ibang mga projects din kasi. So that's very key, no? Kasi ang dami ng competition ngayon in the NFT space, as bear market pa nga. So syempre yung mga investors or yung mga players nga rin na gustong pumasok dito is gusto nila medyo sureball nga rin yung papasukin nila. Talagang long term din. And for this one naman, nakita nyo naman yung team, yung mga VCs, yung mga backers, and even the one that is producing this game, no, andyan naman sila. So I would say this is long term as well, unless merong mangyari in between. Alright, so yun lang muna for today. So sana nag-enjoy nga ka sa video natin. Don't forget to hit that like and share button, and syempre if di kayo napag-subscribe, hit nyo yung subscribe saka notification bell nga natin para like updated. So maraming salamat sa panonood at saka support nyo lagi. See you again next time. Bye bye.